Lumabas na raw yung warrant of arrest ni former Kong Teves. So, ano na ngayon? Malulungkot ba tayo? Malulungkot ba kami? Ganun? Tapos kayo nagsasaya? Tama naman. Finally, natupad na rin ang pinapangarap at minimithi nitong dalawang ito sa posisyon. Tingnan lang natin kung paano ninyo how do you deal dito sa position dyan sa Negros Oriental na pinag-aagawan or pag-aagawan ninyo. Ngayon, mapunta tayo dito kay Kong, former Kong Teves. Ano? The last time we heard from him is yung birthday niya, August 10. Hanggang ngayon, wala pa rin tayo naririnig sa kanya. And ito na nga, finally, naglabas na sila ng warrant. The term is naglabas. Oh, kasi naglabas eh. Ganun naman talaga yung labas nun eh. Naglabas sila ng warrant of arrest. Nauna pa itong warrant of arrest dito sa Digamo case kaysa doon sa 2019 na dungog case na mas nauna nilang naisampa kaysa sa Digamo. So, kung titingnan ninyo, bakit mas inuna pa ito kung mas nauna namang naisampa? At di ba sabi pa nga nila noon eh, naisampa na yung dungog case. Tapos at the time, yung Digamo case, wala pa, di ba? Hindi pa nila na kumbaga yung probable cause mas nauna doon sa dungog case. Pero nagtataka kayo na wala pa yung warrant of arrest doon sa dungog case. Nauna pa itong Digamo case. May napapansin ba kayo kung bakit mas nauna yun? Di ba? Ngayon, yung ating panawagan, the same thing dun sa panawagan natin dito kay DJ Bantag noong araw. Anong panawagan natin kay Bantag noon? Huwag siyang sumuko. Diba? Bakit? Kasi mahina, so far para sa akin, mahina yung direktang maglilink dito kay Bantag doon sa pagpatay kay Copper si Lapid. And the same thing dito rin. Dito kay Digamo, sobrang mahina yung direktang link makapagpatunay na siya nga ang mastermind doon sa kay Digamo case. Bakit? Kita nyo pa nga lang eh. Paano nasabit yung captain, yung captain ng chopper ni former Kong Teves? Paano nasabit? Saan siya doon? Ang pinagbabasehan nila yung sampo na nahuli nila na di umano ay nakita doon sa CCTV na pumasok doon. Saan napasok doon yung chopper, di ba? So okay, sabi na natin, naging successful sila, matagumpay nilang nailabas yung warrant of arrest for that. Wala na tayong magagawa doon. Hawak nila eh, di ba? Wala na tayong magagawa. Ngayon, ang panawagan natin, the same thing doon kay DJ Bantag. Kung kay Bantag, huwag kang sumuko. Dito naman, kay Kong Teves, huwag kang uuwi ng Pilipinas. Alright? Huwag kang uuwi ng Pilipinas kasi, anong gagawin sa'yo? Dahil mahina, kumbaga, lalabas din na hindi, kumbaga alam na nila eh. Alam na nila na ang ending nito, baka madidismiss din yung kaso. So, anong gagawin nila? Oras na nakita nila ang katawan ni former Kong Teves sa Pilipinas. Anong gagawin nila? Diba? Didispatchan nila. Tapos, ipapalabas nila na nanlaban. The same thing dito kay former DJ Bantag. Pag nakita nila, natural. Diba? Sasabihin nila, sinabi niya yan doon sa interview kay Katunying na lalaban na lang ako ng patayan kaysa may pakulong nila ako doon dahil ganun din ang gagawin sa akin, papatayin din naman ako doon, sabi ni DJ Bantag. So yun yung gagawin nilang argumento, madali na lang nilang ipalabas sa publiko na lumaban si DJ Bantag kapag nakita nila. And the same thing, that's what they are gonna do with Kong Teves. Sabihin nilang nanlaban.
Napakadali. Paano nga nila na sa media nga, di ba? Sa media nga, hawak nila eh. So, napakadali. Pwedeng ipa-media, ano nila to, pa ipalabas nila sa media na nanlaban. Kasi nga, kung titignan nga natin yung paano nila inilabas sa media yung pagbungkal doon sa mga sinasabi nilang weapons, mga armas, mga baril na former GOB Henry Pride Teves doon sa Each Day Tulong. 'Di ba hindi naman pinakita yung buo from the point na papunta sila doon sa Each Day Tulong hanggang doon sa pagbungkal. Yung pinakita na lang nila yung iniaakyat na nila or yung nakaparada na yung mga baril na pagkalinis-linis. So, doon pa lang, pwede nilang ipakita. And remember, yung raid na ginawa nila kay doon sa bahay ni former Kong Teves, di ba? Ano ginawa? Wala mo ng media. Tapos, after 1 hour, sa kanila pinalabas na eto na. May granada doon sa laundry basket. Eto na, may baril dito. Ang daming nakuhang baril. So, kung yun nagawa nila sa raid mismo, at doon sa pagbungkal noong mga armas di umano, magagawa nila yun na itago sa publiko at sabihin na nanlaban si former Kong Teves. Diba? Ganun lang kasimple yun eh. Ngayon, sinasabi nila, tinanong si Buyong Remulla at ng kanyang si janitor Fish na si Clabano, tinanong, saan ba ngayong nakalabas na yung warrant of arrest, alam nyo ba kung saan sila? Ay saan itong si former Kong Teves? Anong sagot ni Buyong Remulla? Nasa ano daw? Nasa Timor-Leste at palabas-masok daw siya ng Cambodia at Vietnam dahil walang border daw doon. At walang border kaya labas-masok. Kung titignan natin yung mapa, di ba? Timor-Leste, ang layo. Ang layo ng Timor-Leste doon sa Cambodia at Vietnam. So, paano nasabi na walang border? Hong Kong at Macau nga may border eh. Isang oras ang pagitan. Tapos sasabihin, labas-masok daw yung Cambodia at Vietnam at pabalik ng Timor-Leste. Akala ko ba naka-asylum. Di ba pag-asylum, ang alam kong rules ng asylum, pag oras na tinanggap ka ng country as asylum, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas ng bansang yun pag tinanggap ka ng asylum. Hanggang dun ka lang kasi nga pinoprotekta, kaya ka nga tinanggap kasi pinoprotektahan ka nung bansa na yun doon sa kapakanan mo na in danger ang buhay mo. Ngayon, mapunta tayo dyan sa asylum. Anong sabi nila? Lalapit daw sila at ipapasok daw nila dito yung extradition treaty. Unang-una, alam ba nila kung may extradition treaty yung Timor-Leste at Pilipinas? Di ba ang dali nilang magsabi? Extradition treaty. Paano nila ipapasok yung extradition treaty dito? Kung naka-asylum naman siya. Ibig sabihin, kung tinanggap siya as asylum, pinoprotektahan na ng bansang yun yung tinanggap nila na refugee. So, bakit sila papayag na i-extradite siya dun sa bansang yun, which is yung Pilipinas, kung natanggap naman siya as asylum? Ngayon, sinabi nila na hindi raw siya natanggap ng asylum. Kung hindi siya natanggap ng asylum at hindi naman siya Timor-Leste resident, dapat matagal na siyang pinalabas ng Timor-Leste. Di ba? Common sense lang yun. Kaya nga, hindi nagmamatch yung kanilang pinagsasabi. Sabi nila asylum. Pero hanggang ngayon, nandun pa rin sa Timor-Leste. Kasi according to them, nasa Timor-Leste daw. At mag-a-apply sila ng extradition treaty para mapabalik yung tao. But the person is under asylum. Which is, pag asylum, uulitin ko, under the protection nung bansang tumanggap sa kanya ng asylum. O di ba hindi nagmamatch? Ngayon, titignan natin. Ano ba ang credibility? Gaano ba credible enough yung intelligence
ng Department of Justice. Inutil ba o matindi yung kanilang intel or intelligence? Kasi kung babalikan natin yung sinabi nila kay DJ Bantag, namomonitor daw nila yung movement ni DJ Bantag, alam daw nila kung saan daw si DJ Bantag, pero anong petsa na ngayon, hanggang ngayon hindi pa rin nila nahuhuli. 'Di ba? Nasaan si Bantag? Nasa Pilipinas. Hanggang ngayon hindi nila nahuhuli. Nasaan si Kong Teves? Nasa Timor-Leste, ayon sa kanila. Kung si Bantag na nasa Pilipinas hanggang ngayon hindi nila nahuhuli, si Kong Teves pa kaya nawala sa Pilipinas? Common sense ulit. 'Di ba? So, media, ganito lagi ang labanan eh. Just to discredit and destroy yung katauhan ng isang tao. Ganun ang labanan nila ngayon. 'Di ba? Sa mata ng mga taong naniniwala kaagad sa kanila, masama na yung tao, guilty na yung tao, kriminal na yung tao, terorista na yung tao. Just the same dun kay DJ Bantag. Kasi media. Ganun lagi ang labanan. Pero in fact, in the reality, gaano ba katotoo yung sinasabi nila? Hanggang ngayon, siyempre, hawak nila yung justice system. Just because may warrant of arrest, tama yung ano nila, yung paglabas nila ng warrant of arrest, hawak nila eh. In fact, bago ka maglabas ng warrant of arrest, kailangan muna mag-establish ka ng probable cause kung bakit siya ang mastermind. Unang-una kay DJ Bantag pa lang, paano nila na-establish yung probable cause? Pero nagkaroon pa rin ng warrant of arrest. 'Di ba? Si Kong Teves, paano magdidirect pa iba-iba yung kanilang istorya pero nagkaroon pa rin ng warrant of arrest? 'Di ba? Ang tanong, just because ba merong warrant of arrest, guilty na sila? 'Di ba? So 'yun yung dapat nating tanungin. Gaano ba ka-credible itong Department of Justice natin? Kasi mamaya paasahin na naman yung mga naniniwala. Oo nga, naglabas na sila ng warrant of arrest. Pero bakit hanggang ngayon even DJ Bantag hindi nila mapinpoint kung saan nga ba si Bantag? Akala ko ba malakas yung intel ng Department of nung Justice? We are challenging you. Gaano ba kayo ka ano yun tawag nun? Ka yung credibility ng inyong intelligence. 'Di ba? Abay, may pondo diyan ah. May intelligence fund kayo diyan ah. Bakit hindi niyo mahanap kung saan si Bantag? And si Teves, ini-expect ba ninyo na mapapauwi ninyo? Or ini-expect ninyo ba na kaya ninyong manduhan? Kung sa Pilipinas, sige, nagawa nyong manduhan yung every department. So do you think na kaya nyong manduhan ang bansang Timor-Leste? Anyway, yun nga ang panawagan namin. Alam ko naman yun din naman ang gagawin ni former Kong Teves eh. Hindi naman talaga siya uuwi. Pero kung may isipan niyang man uuwi, ako mismo magsasabi sa kanya, huwag ka munang umuwi. Not until, tama yung sinabi mo, makita mo yung semblance of fairness. Kasi talagang itutumba ka, tapos sasabihin nanlaban ka, anong mangyayari pag nanlaban ka? Eh di, case closed, tapos na. Tapos na yung script nila.